Dinayo ng mga media kasama ang Philippine Cello Network ang lugar ng mga Dumagat Remontado Tribe na may mga hinaing patungkol sa gobyerno. Ating pakinggan. Ito po yung aming overall chieftain ng buong barangay ng Rizal, ng Tanay. Si chieftain Cornelio de la Rosa. Si De La Rosa. Ang banggit na ko po ay karigma. Kami po yung alakad ng birthday ng Ate Dalgore. Doon po sa Kumantalo Kumagat. Kami po yung ito po yung ating pagkakakalan ng marami pang iba. Ang kalabang po noon ay provincial. Nakapitulyo ano po. Nakahuli-hulihan by mga dumagat na po. Ang pagkakakilala po dito ay patilis. Oh, at sila naman po ay aking niyayakap din. Kaya lang ang gusto nila, sila ang tumayo na wala naman silang papeles. Dahil sa tunay at liit na papeles na sila ang tunay na namamayari ng mga lupait ay matapang ng para sa mga media ano, may ang grupo ito ng Remontado Dumagat Tribe. Pili ko kakilalan at plano ng Ancestral Domain na galing sa ADO, Ancestral Domain of Age. Kalagay po doon, talagang buong kalabarsum. Oo, totoo po yan. Si Tamuria po ang nagbigay sa akin, buong kalabarsum po. Direktor Tamuria. Hindi po pwedeng maglabanan ng walang pag-ibig. Meron po ba kayong tax declaration sa mga lupain na ito? Kuya, ang tax fix dito lang sa municipio. No, wala po kanina. Wala po. So, mas una po ito doon. Kasi under the IFRA, kasi IFRA. Kaya hindi na sila ng tax kasi nasa IFRA po kami, IFRA. Free tax po kami. Gaano po kalawak yung nasa tito? Ay, 24,000. Ito, hawakan mo, Pastor. Ito, plano nung ito po yung plano ng Remontado Dumagat. Mababasa po niyo dito. Pwede po ninyo tingnan. Ito po. Ganito po. Taas po natin. Para makita po nila. Ayos. Yan po. Ang Ancestral Domain hanggang implantation yan. Katulad po ng mga lupain dyan sa Gawiti yan. Kami pinagtataka kung bakit yan yung natusukan na po ng turbine, ng windmill nang wala pong paabiso sa amin. Ang isinasagot po ng Bena Energy ay sila ay may binilhan na katutubo. Tinatanong po namin kung sino katutubo ang binilhan nila. Wala naman silang masabi. Kaya kami pinagtataka dahil ang plano po niyan, ang mga sketch plan po niyan, sa amin po nakaano eh, mga tikitanan po. Katulad po ng mga tinaanan ninyo, may isa po dito na bagong santa. Kami nagbabako doon po sa kabila. Bali, nabakuran na natin, nabakuran na po yan. May bakod na. Pinasungan po yung bagong tayong bahay doon. Yung po ay nakapangalan sa kapatid ko dito sa aming chieftain. Dahil ayaw ng gulo ng kapatid ko, binabayaan nila. Dokumento na lang ang magsasabi. Magkorte tayo. Yun na lang po. Kasi may mga baril eh. Wala kami po. Si Kapitan po, hindi po baril natutubo yan. Ay, bihul po yan. Di ka, kapitan po sila, siya. Atta. Kapitan naman. Kapitan naman. Katulad po ngayon, kami gusto naming manumpa sa kumukuha lang po kami ng kortesiya sa barangay. Kasi dati po naman kaming gumaganap eh. Ngayon, binago ko lang po yung aming samang lakas. Dati po ako ay officer ng pangkababaihan. Pero hindi po naisip ko kung hindi kakayanin ng mga kababaihan na kumilos, kilos lalaki. So, pinangkalahatan ko po. Kaya kami, may miyembro po kami na nasa 300 katao dito. Sa meron po kami phase 1 and phase 2. Nakita po ba ni Kapitan itong mga dokumentong hawak niyo? Opo, nagsabit po kami sa kanila. Binigyan. Bakit kayo nagbigay ng dokumento? Hindi po naman lahat. Yun lang kung namin, ng kati at saka nung po. Nagbigay po kami para malaman nila bilang kortesiya na malaman nila meron kaming samahan. Yeah, yung po sa, pero itong mga dokumento pinangawakan niyo tungkol sa lupa.
binigyan niya rin po ba sila ng... Hindi po. Kasi, may mga tao po dito si Mayor na pinaiikot katulad ng PSO. Hindi po ba ang PSO ay gumaganap lamang sa kabayanan sa Isidoler? Bakit pwede ba ang kanilang binabantayan, nilagyan pa nila ng disaster? Ayan, anytime po, pwede ninyong tingnan. Sila disaster, ano? May mga tayo na ng mga bahay-bahay doon. Pinuntan ko ng isang araw, sabi sa akin, ay kasama ko si Chief Tin at saka ito. Huwag daw akong tumungtong doon at hanggang dyan lang daw ako sa tabi. Sabi, ba't magbabawalan mo ko i-amin ito? Saan ho ito? Sa Milisawa po. Mount Ulis. Ano yan? Army Reservation po? Hindi po. Hindi naman. Ay, pinagbili po ng ano, ng ibang tao sa mga, kay ano, sa akin, Bacaro daw yung at saka yung... Bacaro. General Bacaro. Chief of Staff yun ngayon. Chief of Staff po ngayon yun. Ngayon po ngayon. Yung General Bacaro na yun, magkasama po kasi kami na ito. Mag-asawa po yan. Yung General Bacaro na yun, nagdala doon ng mga striker. Yung po pumasok sa amin. Kahit alam ngayon mo po ang pangalan nila, hindi nila tatapit. Ayun nilang ibigay. Isasabi nila yung babal. Ayan, bahay namin. Narito sila, bahay namin na ipagpalagyan ni 500 meters o 700 meters. Yung ano, baka ngayon, dahil hindi mo kilala yung tagaliran mo, kung ito'y mga matin. Sino po ang benda kay General Bacaro? Yung sabi, ang sinisigaw po sa akin ng ano ng mga striker, si Aldo daw, Villaruel. Ayun naman ay naibenta na nila ni Villaruel nung araw ng matagal ng panahon, bininta rin yung sa isang general din. Lieutenant Colonel Villaruel? Hindi po. Hindi rin din siya, ano, hindi siya. Hindi po. Hindi sa Villaruel. Sa Villaruel lang po yun. Pangala ko yun. Eh sana naman po ako ay mabisita at matingnan. Pero yun sa Mount Kulisin, yung makikita naman yung... Mount Kulisin. Sika ta ang Mount Kulisin, sila ang ano. Ayun po yung aming talaga sapol simula. Nang walang kataw-taw ng aming lumanay, ng aking eksasban, katutubo ko. May kwan po kayo? May... Sabi ko na sa inyo, isang araw magkausap po, pumunta ako sa 2ID. Kasi, ano, as 2ID president ko, in-open ko ito, sa totoo lang ko. At, sinagawa ko na, sana matulungan din kayo. Pinuntahan din ng team ng mga media ang lugar ng Dumagat Remontado property at aming nasaksihan ang kalawakan at kagandahan ng lugar na kung saan ito ay tinatawag na ancestral domain. Ang aming nilakbay na kalawakan ay ilan lang sa bahagi ng napakalawak nilang lupa at ito ay pinamamahagi nila sa katulad nilang maliliit at mahirap kaysa sa kamkamin ng mga may kapangyarihan na nakaluklok sa kanilang gobyerno sa dako ng Tanay Rizal. At ayon sa kasaysayan at mga kwento ng mga matatandang taga roon, itong usaping ito ng lupa at pangangamkam di umano ay matagal nang usapin ito, at nangyayari sa kasalukuyan. Kaya lang, paano kami makatagaan, wala kami. Talo-talo din kami dito. Yan din sa loob. Mga PSO, kalaban namin. Ano daw sila ni Mayor? Sa nasabing usapin ay patuloy naming aalamin at gagawin ng paraan upang makuha naman ang panig ng nasabing mga pangalan na nabanggit na di umano ay nangharas sa mga tribo. Ito po si Lynn Domingo, Gandang Lynn TV. Bye!